Hello sa inyong lahat dyan. Sana okay kayong lahat. Pamilya ko. Nag-video nga pala ako ngayon kahit alis oras na lang gabi. Bilang ano ko to, message ko to sa inyo. Lalo na sa July at Tito. Muna nga pala, gusto kitang kamustahin July, sana okay ka dyan. Eh si Tito na, ano ko naman yun kahit paano, ba't ikaw hindi kita nariringgan, so. And gusto kitang batiin ng ano, ng happy birthday sa'yo ha. Sana bigyan ka pa ng Diyos ng mahabang buhay. And ano din, good life din. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Nagsisininghot ako kasi nanginiyak ako tungkol kay Dad. Gusto ko nga palang sabihin, July at saka to, nung nabubuhay pa si Dad, na ano niya sa akin na pag halimbawa may nangyari katulad nga nito, na ano, nadalhin siya sa probinsya. And naiintindihan ko naman yung ano niya na yon, yung pakiusap, kasi taga doon naman yan siya, sila ni Mamsi. And gusto ko ring gawin yon kasi ano nga yung si Dad na gusto niya nga akong makita, tapos hindi nangyari dahil nga di ba sa mga nangyaring ano na to. So kahit pa paano gusto ko namang gawin yung isa na yon, na yung ano nga niya na doon siya dalhin sa probinsya. And kahit pa paano, tulad ng sabi ko, makakasama niya kahit pa paano yung mga magulang niya doon, ganun. Lalo na eh, sila Dad nung ano, mamatay yung mama nila, sobrang babata pa nila. Kaya kahit naman lang sa ano, sa kamatayan nila, kahit sa simenteryo, eh, magawa nilang magkasama-sama kahit pa paano. At pagka ano, kaawa ng Diyos na ano, mga ilang taon, ganun, pwede naman tayong mag-usap-usap ulit kung ano, kasi pwede naman yan anuhin doon si Dad, tanggalin. So, sa ngayon, like pwedeng sa daram or kung ano man, but like I said, sa ngayon, doon na lang muna yan siya para makapiling niya yung mga relatives niya doon, lalo na yung mga magulang niya. Tapos, ano ba to? Tulad ng sabi ko, sa pag inano ng Diyos, pwede naman ulit tayong mag-usap-usap sa kung ano kung saan nga natin yan si Dad. But sa ngayon, sana magkaintindihan na lang muna tayo na huwag na yung gulo-gulo. Kasi kawawa naman si Dad. Lalo na ako, hindi ko nga yan naalagaan. Kasi sobrang layo ko naman, kahit gusto kong alagaan. Hindi naman ano. Kaya yun na lang yung parang ano ko kay Dad. So sana, magkaintindihan na lang, huwag na yung mga gulo-gulo. Kahit, try na lang natin, ano pa kasi yung isip ko, masyadong magulo, hindi ko na,
Nga pala ah, pagka hindi ko kasi yan talaga si Denny ni-expect na ano na mawala ngayong taon, kaya sobrang na ano yung isip ko, like mamaya parang okay, mamaya iiyak na naman ako. Ano ko yan si Dad, pinagpipray kay mga magulang natin na Papa Jesus, bigyan mo po sila ng mahabang buhay. Trinay kong ipagpray, natry kong ipagpray lahat na mabuhay ng 100 years old, na alam ko namang parang imposible, but pero kasi pagka sa Diyos walang imposible, but I tried pa rin, but siguro hanggang doon na lang talaga si Dad, na okay na rin siguro, kasi nandun naman na yun siya sa Diyos, kasama niya na yung pamilya niya doon, marami naman yun sila doon, so. And kayo din, pinagdadasal ko rin kayo pag nagkakaroon ako ng chance na makapagdasal sa umaga o tanghali man, pinagdadasal ko pa yung lahat ng mga kapatid ko, mga mamsi, mga pamangkin ko. And then pag sa gabi rin, hindi ako natutulog nang hindi ako nang pipray. And lagi pa rin kayong kasama sa pagpipray ko. Lahat kayong mga kapatid ko, mga pumangkin ko, si Mamsi, mga ano natin, mga tiyo tiya, lolo't lola, mga pinsan, kasama, basta lahat-lahat, pati yung mga lahat ng tao, lahat ng mga may sakit, lalo yung mga may hirap na mababait. Yung ganun na ako magdasal, tapos yung mga ano, yung mga lahat ng mga ano, alaga nating hayop, ganun. Hindi ko kasi alam, sasabihin ko kaya, napapakwento na lang ako ng kung ano-ano, but kasi iyo ko namang ikliin yung video ko, tapos sasabihin mo, ano ba yan si ate? Nag-video pa, sobrang ikli naman pala. Nag-uulyanin na rin ako, malapit na akong mag 60 ano, kaya ganun. So sa ngayon, ganun na lang muna yung gawin natin. Dadalhin natin doon si Dad para makapiling niya yung mga magulang niya, yung mga relatives niya, makapagkuratsa pa rin siya doon kahit papaano. Alam mo naman, mahilig yun sa sayaw. Alam nyo, mahilig yun sa sayaw. Kaya nga parang, hilig ko rin magsayaw, kaya parang nakuha ko yata yan sa kanya. Ganun. But, sana, sa lalong madaling panahon, lagi kong pinag-pray na makapagkita-kita ulit tayong lahat, makapagsama-sama, makapag-akap ng mahigpit. Lagi ko yan pinag-pray sa Diyos, hindi na natuloy. Hindi ko na makakap sila na. At lagi ko yung pinag-pray. Lagi ko pinag-pray. Tinitignan ko yung aso namin kasi hindi nyo mapakita ko lang sa inyo.
Ay, ganda. Ganda ba na you're sleeping? Yan po si ano. Si ganda po yun. Natutulog na po siya. Ba't tulad ang sabi ko? Ano? Lagi akong nagpipray. Sana nakapag kita-kita ulit tayong lahat. Makapag sama-sama, makapag-akap ng mahigpit, makapag salo-salo habang nagkakatsatsa, nagkakakuratsa, and nagkakapalitan ng mga biruan, kwentuhan, tawanan, ganun. Yung tulad ng dati. Yun yung lagi kong inaano kay Papa Jesus. Tulad ng sabi ko, if manyari man, kulang na tayo kasi nga wala na sila, but okay pa rin yun. Mahalaga makapagkita-kita, makapagsama-sama tayong lahat. Miss ko na kasi kayo, miss ko na kaya kayo. Lalo ka na July kasi hindi kita nariringan o nakikita. At least sila tito nakakapag-video-video sila. Ganun. Kikita ko sa video pag nagano si ano. Napapagod na ako. Napapagod na ako. Hindi ko na maisip yung sasabihin ko. Pasensya na. Sobrang ano lang yung pagsalita ko kasi tulog na yung mga tao dito sa amin. Ano na nang gabi sa amin nating gabi. hindi ko nakikita yung sarili ko. Tingnan ko nga pag walang salamin. Nagpapasalamat ako na kahit papaano nagkasama-sama pa rin kayo. Nagkasama-sama pa rin kayong lahat kahit sa kamatayan ni God. Okay na rin yun. Kasi hindi nga lang ako kasama ninyo, pero okay pa rin yun. Kasi kahit papaano nakikita niyo ako. So, ano na lang, bukod sa ilove niyo yung isa't isa, tayong magpapamilya. Pati yung mga kamag-anak natin, kay meron o wala. Lalo yung mababait. Yung na lang ano, yung gulo-gulo na yan. Try natin. Alam ko hindi naman may iwasan minsan, but try na lang natin. Ingat kayong palagi. And, ulan ang sabi ko, mahal ko kayong lahat, ha? And, ano, ano ba to? Huwag niyong kalimutang ipag-pray si Dad, ha? Na makarating sa langit yung kaluluwa niya. Pag-pray niyo si Dad, kasama ng mga pamilya nating nawala na, at sa lahat din ng ano, sa lahat din ng ibang kaluluwa ka, kahit di natin kakilala, para sakali man makapasok din sila sa ano, makapunta sila sa dapat nilang paroonan. Ganun kasi yung ginagawa ko. So,
lang sana malungkot man kayo dyan katulad ko, try pa rin ninyong maging okay at try pa rin ninyong maging masaya kasi ganun lang talaga yung ganun lang talaga yung buhay. Hindi naman pwedeng palaging masaya lang, kailangan lagi talagang meron ding lungkot, ganun. And huwag tayong magalit sa Diyos. Huwag tayong... Basta ako ganito, pag may mga hindi okay ano nangyayari, ayokong magtanim ng galit sa Diyos. Magpipray lang ako na papagatulungan mo po ako. Minsan kasi, busy yung, hindi lang, ano ko na, ay, halimbawa hindi niya narinig yung ano ko. Halimbawa hindi nangyari yung kahilingan ko. Ako nagagalit kay Papa God. Na ano ko, ay, hindi lang naman ako yung tumatawag sa kanya. Busy lang yun. Na kahit pa paano, alam kong mahal ako nun. Dapat ganun. Hindi tayo magsisisi sa nating ano yun yung Diyos. Na hindi okay yung ganito, ganyan sa buhay natin. Wag. Kasi hindi naman ako sa nagmimisa or ano. Inaano ko lang yung, inapaano ko lang sa inyo yung nararamdaman ko kung ano ako sa Diyos pagka ano. Hindi ako katulad nito, na-shock ako sa nangyari kay Dad. Tsaka lagi ko talaga siyang pinag-prepare. Lagi naman ang ipapagad din dinig. Tapos na ngayon nawala si Dad. Hindi ako nagagalit kay Papa God. Hindi tayo pwede mag-ganun kasi siya yung gumawa sa atin. Nagpapasalamat pa rin ako. Pinahiram niya sa atin si Dad ng matagal na matagal. Kasi actually, nandiyan pa ako nung nagkakasakit-sakit si Daddy. Ilang taon na yun. Kaya, magpapasalamat talaga ako sa Diyos na nakaabot pa rin si Daddy ng almost 80. Hindi man 100 years old. At least, matagal pa rin yun. Kaya sabang pasalamat ako sa kanya. So, parang nawapahaba na itong video ko. So, tulad ng sabi ko, mahal ko kayo, and try nyo na lang maging yung magkasundo-sundo sa tungkol kay Dad. And ingat kayo. Good night sa inyong lahat dyan.